Ano kaya itong naispatan namin para mga umiilaw-ilaw na fairies? Wow! Kaso bakit parang isang tumukang langaw? May na-order na naman nga si Mama sa Shopee. Grabe naman kung ano-anong nakikita. Automatic winnings yung tawag dito. Wings siya na parang pang fairy and pang ages 3 plus siya. Kaya naman perfect sa ating mga pack members. Pero nahirapan kami sa pagbubuo. Parang yung pagbubuo kailangan ages 20 up. Kasi napakahirap niyang gawin, be. Dahil nga nahirapan kami paggagawa, kailangan matry ko rin siya para naman worth it yung pagod ko at lumipad-lipad nga muna ako. Perfect, ayos naman siya. Nung medyo dumilim na nga ay inilabas na ang mga wings at ini-ready na. Sunod na mainilabas ang ating mga puting pack member. Syempre, mas maganda kasi to sa puti. Paglabas pa nga lang nila, ayan, sobrang kagulo na kasi naman daw dalawang beses silang lumabas ngayong hapon. Syempre, si Snowy yung una nating nilagyan kasi siya yung pinaka-behave at ayan nga, cute-cute niya nung malagyan siya at hindi na siya makaibo. Pinapakiramdaman lang talaga yung wings niya, pero ganyan kasi talaga siya kapag may something kang nilagay sa kanya. Kapag nilagyan mo siya ng damit, or nilagyan mo siya ng headdress, or kahit anong ipatong mo sa kanya, hindi na agad yan makakaibo. Snow White na nga yung sunod na nilagyan, at kahit nilagyan si Snow White talagang hindi pa rin siya umaalis sa pwesto. Ang tagal na niya dito, mga 5 years na. Humakba nga lang siya ng ilan, tapos hindi na rin siya ulit umibo. Halos pahulog na siya, pero hindi siya umaalis doon. Pero okay lang yan, kasi at least nasa taas naman siya at pwesto niya talaga yung ibabaw na yan. Lumalagyan nga si Snow White, hindi rin siya makaibo nung umpisa at pinakikiramdaman niya kung ano daw ba yung nasa likod niya. Kaso ang problema dito kay Snow White, palagi siya nakatungo, kaya naman may bumabagsak din yung kanyang wings. Pero in fairness, bagay na bagay rin sa kanya at ang cute-cute niya. Pero hanggang ngayon talaga si Snow White, hindi pa rin umaalis sa pwesto. Opo, parang naging statue na po siya. Pero mas mabuti na rin siguro yung parang statue kasi ito naman si Snow White, ang ganap, talagang laging nahuhulog yung wings. Might maya mo talaga nga ayusin, hindi gaya nitong kay Snowy na talaga nakasteady lang siya kaya naman hindi rin masyadong maibo yung wings niya. Medyo napapapikit-pikit nga siya dito kapag natatamaan ng wings yung mata niya kasi naman may paglingon pa, nagpapakute pa yata at feel na feel. Iniupo ko nga siya para makuhanan siya ng ayos, tapos si Snow White ay pinataas ko na rin dito sa ibabaw. Gusto ko kasi magkatabi sila para cute tingnan. Pero saglit ko pa nga lang nakukuhanan, ilang segundo pa lang, agad nang naglikot-likot si Snow White. Ang mahirap pa nga sa kanya, sa sobrang likot niya talaga kung saan-saan sumasabit yung wings niya, talagang masisira. Be, napakamahal pa naman yan. Pero syempre, bilang isang marites na fairy, kailangan niyang sumilip sa bintana at makialam sa mga ganap sa labas. Hindi pwedeng hindi siya sisilip at makikisagap ng mga bago at mainit-init na mga chismis. Dahil meron na nga yung dalawa ay si Olaf na ang sunod at ito naman alam nyo namang matatakotin talaga siya. Pero buti naman hindi siya natakot totally dito sa wings, medyo nanibago lang talaga siya. At gaya nga ni Mama Snowy, manang mana siya doon. Kasi kita nyo naman parehas na silang naging estatwa. Lumakad nga lang tong si Snowy nung tinawag-tawag ni Mama. Pero pag di mo talaga siya inaliw-aliw, i-stop na lang yan basta sa isang pwesto. Parang kala mo naubusan ng battery at ito nga si Olaf, kailangan pa rin tawagin kasi talaga naiilang siya kaya talagang hindi siya makaibo. Snowy nga, nagyayaya na pa uwi. Ayaw na daw niya kung ano-ano daw ginagawa niya sa kanya, ha? Minayat maya na nga yung pag-aayos ng wings ni Olaf kasi naman palagi siyang tumatabingi. Pinalabas na nga rin itong si Hercules at inuna niya ang pagpe-pempem. Talagang sumusuksok muna siya sa pempem ni Snowy. Kaya naman hinuli na agad siya para malagyan siya nitong wings. Buti na lang mabait siya magpakabi. Pero kahit nga may pakpak na siya ay talagang chinichicks pa rin niya si Snowy. Pag-akyat nga ni Snowy, pinaakyat ko na rin siya para naman makakuhanan ko silang dalawang magkasama. Kaso naloka ako kasi sa sobrang laki ni Hercules, nagmukha siyang langaw, be. Yung malaki yung katawan, tapos nanliliit talaga yung pakpak niya kasi nga sobrang laki niya, sobrang taba. At napaka-cute pa rin naman niya kahit mukha siyang langaw. Ayan na nga sila magkatabi ni Snowy. Feel ko anytime lilipad na tong dalawang to at dun magchuchuk-tsakan sa hangin. May reklamo nga daw itong si Hercules, pakinggan nyo nga. O, diba nagagalit siya? Kasi naman tinatawag siyang fairy ng kanyang kuya. Eh, hindi nga daw siya fairy. Langaw nga daw siya. Ang kulit mo kasi, kuya. Dahil nga sa pag-akit-akyat niya, ay na-convince niya rin na maggalaw-galaw naman tong si Snowy. Kaya ayan, umakyat na rin siya. Mas cute naman talaga kapag umagalaw-galaw silang dalawa. Kasi para talaga silang lumilipad, lalo na kapag naka-akyat. Kaso pareha silang alayin at hindi basta umaakyat sa gate. Makikita nyo nga dito, akyat lang ng konti si Hercules, tapos bababa na ulit. Ngalay yarn. Maluloka ka kasi konting pagpag ni Hercules natanggal at ginaya din naman agad ni Snowy. Nagpagpag siya, kaya parehas na silang walang wings. Ayaw na daw kasi nila, kaya naman nilimot na namin at itinago. Ayun lang muna guys for today.